Ayon sa kasaysayan, ang bawat bansa sa Asya ay may sinusunod na iba't ibang ideolohiya na tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan upang maging daan sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan at nagsisilbing instrumento sa kanilang kalayaan. Ideolohiya. Ano nga ba ito? Ang ideolohiya ay isang sistema o kalipunan ng mga ideya o kaisipan na naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at sa mga pagbabago nito. Si Destthot de Tracy ang nagpakilala ng salitang ideolohiya bilang pinaikling pangalan ng agham ng mga kaisipan o ideya. Bakit iba't ibang ideolohiya ang sinusunod ng mga bansa? Paano ang mga ideolohiyang ito ay nakatulong o nakaapekto sa pagkakaroon ng mga kilusang nasyonalista? Paano ang mga ito ay nagsilbing instrumento sa paglaya ng mga bansa? Ang mataas na uri ng pagpapahalaga at mga kasagutan sa mga suliranin at pangangailangan ng mga mamamayan ay ipinahahayag ng mga ideolohiya. Naaayon din ang mga ito sa kultura at kasaysayan ng bansa. Ang ideolohiya ay nahahati sa tatlong pangunahing kategorya. Ang ideolohiyang pang-ekonomiya o pangkabuhayan, ideolohiyang pampolitika, at ideolohiyang panlipunan. Ang ideolohiyang pang-ekonomiya ay nakatuon sa mga patakarang pangkabuhayan ng bansa at paraan ng paghahati ng kayamanan nito sa mga mamamayan. Ideolohiyang pampolitika, nakasentro ito sa paraan ng pamumuno at sa paraan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamahala. Pangunahing prinsipyong politikal at batayan ng kapangyarihang politikal. Ideolohiyang panlipunan. Tumutukoy ito sa pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa tingin ng batas at sa iba pang pangunahing aspeto ng pamumuhay ng mga mamamayan. Sa pangkalahatan, iba't ibang ideolohiya ang nabuo sa Asya. Tingnan natin ang piling kaso ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ang demokrasya ay ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay ng mga tao. May dalawang uri ng demokrasya. Una, tuwirang demokrasya. Dito ay ibinoboto ng mamamayan ang gusto nilang mamuno sa pamahalaan. Ikalawa, dituwirang demokrasya. Ang ibinoboto ng mamamayan ay mga kinatawan nila sa pamahalaan na siyang pipili ng mga pinuno sa pamahalaan. Sosyalismo. Nakabatay sa patakarang ekonomiya na kung saan ang pamamalakad ng pamahalaan ay nasa kamay ng isang pangkat ng tao. Hangad ng sosyalismo ang pagkamit ng perpektong lipunan sa pamamagitan ng pantay na distribusyon ng produksyon sa bansa. Ang komunismo ay nagsasaad na walang uri ang mga tao sa lipunan, pantay-pantay ang lahat walang mayaman at mahirap. Manggagawa ang mangingibabaw sa isang bansa. Ang iba't ibang ideolohiya at ang mga kilusang nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya. Sa rehiyon ng Timog Asya, nariyan ang bansang India. Sa ilalim ng pananakop ng mga British, naging aktibo sa muling pagkabuhay ng tradisyong Hindu. Naihayag ang kasarinlan noong 14 ng Agosto taong 1947. Ang uri ng ideolohiya nila ay demokrasya. Ang mga kilusang nasyonalista sa India ay kilusang rebolusyonaryo na pinamunuan ni Swami Dayanand Saraswati. Militanteng nasyonalismo na pinamunuan ni Bal Gangadhar Tilak. All India National Congress, si Mohandas Gandhi ang naging pangulo na naitatag noong 1885. Pakistan. Naihayag ang kasarinlan noong 14 ng Agosto taong 1947 kasabay ng India. Kanilang ideolohiya ay komunismo. Nariyan ang kilusang nasyonalismo na Muslim League na pinangunahan ni Muhammad Ali Jinnah. Sri Lanka. Pinamumunuan ng Great Britain mula 1796 hanggang 1947. Inihayag ang kanilang kasarinlan noong February 4, 1948. Ang ideolohiya ay demokrasya. Nariyan ang Ceylon National Congress. Si Don Stephen Senanayake ay tinaguri ang ama ng kasarinlang Sri Lanka. Nepal. Idineklara bilang isang Federal Democratic Assembly noong May 28, 2008. Ideolohiya ay demokrasya. Nagkaroon ng rebolusyong People Power na naganap noong 1990. Samantala sa Kanlurang Asya. Israel. Sumibol ang mga pagkilos upang ang mga Hudyo ay makabalik sa kanilang lupain. Inihayag ang malayang nasyon sa Tel Aviv noong May 14, 1948. Demokrasya ang kanilang ideolohiya. Nariyan ang Zionismo na itinatag sa Basel, Switzerland noong 1897, sa pamumuno ni Theodor Herzl.
Magtungo naman tayo sa Iraq na dating Mesopotamia. Sumibol ang kilusan dahil sa hindi maayos na pamumuno at kapabayaan ng mga Ottoman. Tinaguri ang Republika ng Takot dahil sa mga pagbabago na kadalasan ay humahantong sa karahasan. Nariyan ang ideolohiyang sosyalismo at ang kilusang makabayan na pinamunuan ni Haring Faisal. Samantala sa Saudi Arabia ay nagtatag sila ng mga kilusan dahil sa kalupitan at labis na paniningil ng buwis. Ang ideolohiya nila ay sosyalismo. Nariyan ang alyansang politikal na pinamunuan ni Abdul Aziz Ibn Saud at si Muhammad Ibn Saud. Paano ang kilalang mga personalidad ay nakatulong sa pagkakaroon ng ideolohiya sa kanilang bansa? Naging epektibo ba ang mga kilusang nasyonalismo na itinatag ng kilalang mga personalidad? Sa paanong paraan? Paanong ang nasyonalismo ay nakapagdulot ng transformasyon sa kanilang bansa? Kung nagustuhan ang video na ito ay maaari pong mag-like at mag-subscribe para mapanood ang mga susunod pang mga video. Maraming salamat sa panonood.